Higit 6.8 million registered voters o 11% ng kabuang bilang ng botante sa bansa ang matatagpuan sa Central Luzon. Kaya naman tuwing papatak ang election season, isa ito sa mga puntahan ng mga politikong nililigawan ng boto ng mga residente nito. Matapos ang filing ng Certificate of Candidacies noong unang linggo ng Oktubre, kaliwat kanan na ang inoorganisang motorcade sa rehiyon. Ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant at Vice President Lenny Robredo halos walang puknat sa pagsasagawa ng kanilang pink motorcade. Pinakahuli ay ang pink caravan sa Pampanga at Bataan. Maraming salamat, hindi lang sa mga nagdala ng kani-kanilang mga sasakyan, salamat din sa mga nagbisikleta, nagmotor, nagtricycle o habal-habal. Ang ilan namang Novo Ecijano Marcos supporters nagpakita rin ng suporta kay Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. Ang grupo ng mga motorcycle riders na ito nagpakita ng suporta sa isinagawang caravan sa Ilocos. Maging sa Tarlac City, isang caravan din para kay Marcos Jr. ang umarangkada nitong November 7. Sa halip na magkansela, tayo ay magkaisa. Tulungan natin bumangon ang ating mga kapwa. Laging tandaan sa ating patuloy na pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Sama-sama tayong babangon. Ang ilang vice presidential aspirants wala ring puknat sa panunuyo sa mga botante ng gitnang Luzon. Isang online kamustahan caravan naman ang paandar ni Senate President Tito Soto na nakipagdialogo sa mga residente ng Mexico, Pampanga. Dito niya inilahad ang isa sa kanyang mga plataforma na palakasin ang sangay ng barangay governance. Pero dito po sa sinasabi namin village empowerment, ang pondo na dyan sa inyo. Manggagaling sa inyo, pati ang pangangailangan. Sa lalawigan naman ng Zambales, nagsagawa rin ng motorcade ang ilang taga-suporta ni Vice Presidential Aspirant at Senator Bonggo. Dumalo rin sa naturang motorcade si Governor June Ebdane. Nagsimula ang motorcade sa bayan ng Subic hanggang sa bayan ng Iba. Hindi man direktang uri ng pangangampanya ang sinasagawa ng mga kandidato at ng kanilang partido, ipinaalala pa rin ng Commission on Elections na ang simula ng kampanya ay sa February 8, 2022 hanggang May 7, 2022. Rainiel Pawid, CLTV News.